Hello, crafters! So, kamusta? Welcome back. So, ngayon, i-discuss natin yung tanong sa akin about sa kung ano-ano yung mga kailangan for printing business and kung magkano. So, magbe-base ako sa experience ko. So, hindi ako expert, hindi ako professional. So, I'm just basing it sa experience ko kung paano ako nag-start, kung ano yung mga ginamit ko for starting this business. So, ayun. Siyempre, gusto ko naman, pag nag-share ako sa inyo, yung meron kayong matututunan at saka yung talagang makikinig kayo dun sa sinasabi ko at hindi lang puro kwento. Ayun. So, ayun. Mag-start tayo sa unang-una, siyempre, kailangan meron tayong knowledge sa pagde-design. So, yung mga pagde-design ang ginagamit natin dyan for graphic designing is yung Photoshop. I know, meron ng Canva ngayon, marami ng website for designing na madalian. Maganda naman ang Canva. Ako, ginagamit ko si Canva kasi napakadaling kumuha ng mga design. Ready-made yung mga design, e-edit mo na lang. So, ayun. Gusto ko yung Canva. I love Canva, but still, kailangan matutunan nyo yung base, at least basic ng Photoshop for graphic designing. Kasi iba pa rin mag-edit sa Photoshop kesa mag-edit sa mga ready-made na ano na design. Kasi most of the time pare-parehas na. So since iisa yung ginagamit natin na software for designing, makikita mo pare-parehas sa yung design eh, di ba? So, at least, meron pa rin tayong time or may chance pa rin tayo na makapag design gamit yung Photoshop. At least, original design mo talaga. Kukuha ka lang ng mga elements na kailangan mo sa Google. Marami naman dong high-res na makukuha mo rin na pwede mong gamitin sa Photoshop. At least original, ikaw lang ang may gawa, sa'yo lang makikita yung design. So, ayun. Kailangan matutunan natin yon. Ako, dati natuto ako dyan. No, may binili ako ng template. So, bumili ako ng template sa parang tipid PC pa ata or sulit. So, yung template niya may kasamang basic tutorial for Photoshop. As in, super basic lang. Pagsasizing, paano maglagay ng background, colors. As in, yung mga basic lang na mga dapat kong matutunan. And the rest, natutunan ko na sa YouTube University. Walang mga groups before na halos ihain na sa'yo yung mga templates na pwede mong gamitin katulad ngayon. So, ngayon, uso na yung templates, di ba? So, napakadali nang gumawa ng design. But still, I suggest pag-aralan nyo pa rin po yung graphics designing. Ayun. And then second, printers. So, kailangan syempre natin ng printers para magkaroon tayo ng output after natin mag-design. So, sa printers, for starters, pwede kayong mag-invest sa dye ink. So, dye ink is medyo mas vibrant ang color niya and ang dye ink ang available niya na magandang models ng printers ay kay Canon. So ako, I personally use yung Canon G3010 na original ink. So ang ink na gamit ko is ganito. Nasa around 300 pesos, 380 yata yung black. And then 350 for colored. So four colors yon, CMYK, CMY, and then yung black. Ayun. Kung mag-uumpisa kayo sa Canon, pwede sa G2010 or G1010 kung ano yung magsisave sa Shopee. So, that's around 5,000 to 6,000 pesos para sa dye ink na printer. And then, kung gusto nyo naman mag pigment ink kasi is mas lasting yung printouts niya. Water resistant, pwede siya pang outdoor, pero of course, pag outdoor na, arawan na, ulanan, later on, mag-fade din siya. Kasi hindi siya talaga yung super waterproof print na weather resistant din. So, yun, iba pa yun.
napakarami pa. Napakarami pa nating ink na klase ng ink ng printer na pwedeng ma-discuss. So, sa pigment muna tayo. Ang pigment ink na gamit ko, yung pinakamurang printer na nasa market ngayon na nakikita ko is yung L121. Yun din ang gamit ko. L121. L121 ranges from 5,000 to 6,000 din. So, ayan yun. Four colors din siya, CM white, and then black. So, sa L121 naman ang gamit ko is yung pigment ink. Ayan. So, pigment ink ang gamit ko dyan. This is around 100 pesos per color. 100 to 120 yata per color. So, yan yung gamit ko. So, yan yung mga pwede natin gamitin sa stickers, sa, tag dito, Sintra board. So, yung Sintra board, better nakapigment kayo, huwag kayong magda-dye ink. Kasi, nakadisplay yan. So, nakakaya naman na pag nag-dye ink ka, katagalan, nag-fade. So, mas maganda naka pigment ink kayo. So, yan yung regular printers natin. And then, yung meron pa tayo isang klase ng ink, yung tinatawag na sublimation. So, sublimation is ginagamit natin for mugs. May mga mug printing. Nandun yung mugs ko. Mga mug printing. So, ayan yung ginagamit natin sa mouse pad. Pwede din siya sa t-shirt, sa coasters, sa bags. Ayun. Aalamin nyo, marami kasing klase ng gamit for sublimation. Hindi lahat pwede nyo i-sublimate. So, pag sinabing sublimation, yung ink ang magta-transfer sa material. So, hindi lahat ng material pwede for sublimation. So, yun yung kailangan nyo alamin. So, medyo mas malupit siya. Ang gamit ko naman for printer ng sublimation is yung Epson L1210. Ang price yata niya, parang nabili ko siya parang 8,000 or 9,000. So, parang ganito rin yung printer niya, pero ang ink niya, pero ang nakalagay is sublimation. Mas mahal yata ng konti, parang 175 per ink ang sublimation. So, medyo, para sa mga baguhan, medyo complicated si sublimation. Kailangan aralin yung mabuti kung ano yung mga pwede at hindi pwede. Huwag tayong sabak ng sabak na bibili tayo ng printer tapos hindi natin magagamit kasi sayang. Sayang, namuhunan tayo dyan. And then, syempre, kailangan natin magandang desktop. So, sa desktop, nagpalit na ako. Yung specs ng desktop, binigay ko lang sa kapatid ko kasi siya yung nag-aayos sa akin. So, sinabi ko kailangan ko for graphics designing, for 3D printing kasi may 3D printer ako, may laser engraver ako, may designing ako for Silhouette Studio. So, kailangan ko medyo maganda for designing. So, ang price range ng computer na magandang klase na ngayon is around 30 to 50,000 kung tama ako. Kasi depende sa magiging laman ng desktop nyo. Ako personally, ayoko ng laptop kasi unang-una mahal. Tapos, hindi siya ganun ka-upgradable. Hindi lahat kasi upgradable sa pagkakalam ko. Correct me if I'm wrong ha, doon sa mga expert dyan. So, para sa akin, mas okay pa rin ang desktop. Dalawa yung monitor ko. So, yung isang monitor ko, second hand lang, 3.5 ko ata nabili. Yung isa, luma na kasi ito eh. Asawa ko pa bumili ito eh, parang 9,000. Pero luma na, hindi ko yung binili, binigay niya lang sa akin yan. So, pwede nung kayo mag-start kung anong pinakamurang monitor ang makukuha nyo. Ayun. Then, nakaset naman minsan yung keyboard and yung mouse. So, ayun. Ano pa ba? So, sa papers, may mga photo papers tayo. Marami tayong klase ng photo papers. Meron 180 GSM, 200, 220, 230, 250, 300. So, most of the time, ang gamit ko is sa makakapal is 250 and 230 and 220. So, ayan yung mga papers ko. Most of them are Quaff. Quaff yung brand. And then, for Sintra board na sticker, ang gamit ko is iTech. Phototop is Quaff. So, ano pa ba? Para ma-check nyo yung brand, pati yung prices, ma-check nyo. So, kailangan nyo yung photo papers. And then, of course, cutter.
ang gamit ko yung swing line, merong murang brand ito, yung Deli. So, Deli is around 800 plus. Merong Quaff na mura, parang 500 plus. Gilyut. At paano mas spelling yun? Lalagay ko na lang kung ano yung spelling ng klase ng cutter na yun. Hindi siya sliding eh. Yung ganun. Lalagay ko na lang dyan. And then, yung ano pa bang cutter? Siyempre, yung cutter na regular cutter, scissors. Asan ba? Ayun pala. Siyempre, kailangan nyo naman sa dumakbak na scissors. Okay, and then tape, double-sided tape, mga Sino glue for Sintra board making, and then Sintra board. So, ayun. So, alamin nyo na muna kung ano yung gusto nyong i-offer na product. Huwag nyong i-offer na sabay-sabay. Kasi pag in-offer nyo na sabay-sabay yan, hindi nyo na malalaman kung paano gagawin lahat eh. Hindi nyo naman mapag-aaralan at the same time lahat. So, alamin nyo muna kung ano yung gusto nyong i-offer para ma-canvas nyo yung mga materials for that. So, binigay ko na sa inyo yung mga basic. So, siguro next time, i-discuss natin yung iba kasi marami talaga, maraming kailangan for printing business. So, doon sa mga nag-umpisa, yan yung pwede nyong gawin. Meron pa nga tayong mga die-cutting machine. Meron ako dyan. Die-cutting machine na gumagamit ng dies, cutting dies. Yan yung Dominator by Crafters World. Meron tayo, nakikita nyo sa content ko, yung Kami 5 and Portrait 4. Meron tayo dyan. And then, itong laser engraver cutter na 50 watts, 40 by 40, this is around 50,000. So, kung wala kang budget, mag-umisa tayo sa mababa. Pero kung may budget ka, at kaya mong bilhin lahat na sabay-sabay, why not, diba? kung may budget ka, pwede mong bilhin na sabay-sabay yan. And then, pag-aralan mo na lang one by one. So, ayun. Kasi marami pa talaga. So, kung may questions kayo, sa comment section, and then kung may request kayo kung anong gusto nyo unahin, meron tayo niya. Ayan pa lang, Dominator, 17,000. Itong laser engraver cutter is around 50,000. Meron din ako heat press. Ang heat press ko yung HTV Ron na, kasi dati mahal siya, 15,000 yata o 18 ko nabili. Ngayon, nasa 10,000 na lang to. And then, yung Kami 5 ko is 22.5 SRP. Portrait 4 is 15.5 SRP. And then yung heat press ko na pink na coif na pwede for tumbler is 4,000 plus yata. Oo, nasa 4,000. Ito mga cardstock for cake topper yan, 12x12 yan. Yan ang gamit ko, mga 12x12 cutters. Ay, 12x12 na papers. So, marami pa. So, basta pag may questions kayo, isusunod natin yun na i-discuss sa mga susunod na videos. Kasi mahirap din ma-overwhelm kayo sa information. Mahihirapan din kayo. So, isa-isa muna. So, yun na yung mga kailangan natin for mga gustong mag-umpisa ng printing business. Isusunod natin yung iba. So, ayun. Thank you so much for watching. Subscribe kayo and like the videos. Kung may request kayo, just comment sa comment section, syempre. Ayun. Thank you so much. Bye!